Hi guys! So welcome sa isa na namang video ng Mobile Legends saan ay gagawa tayo ng tutorial sa 1v1 Cho. Which is, ngayon ko lang na-realize bakit ngayon lang ako gumawa nito? Bakit ngayon lang? Tagal-tagal ko nang nakikipag 1v1 Cho pero hindi pa ako nakagawa ng tutorial. So, pagpasensya nyo na guys kung ngayon ko lang kayo napagbigyan. Pero oo nga, no, na-realize ko. Marami siguro ako ma-share at siguro lalakas kayo sa mga tips and tricks na maibibigay ko sa inyo sa 1v1 Cho na alam ko based from my experiences and sa mga knowledge ko all throughout nung nakipaglaro ko sa mga kung kani-kanino, no? So, kung gusto nyo lumakas, guys, sa 1v1 show, makinig lang kayo and hopefully sana matulungan ko kayo at marami kayong matutunan, alright? So, sa video na to, guys, ang iko-commentin ko is yung gameplay namin ni Raichu, which is ginanap lang kahapon, very recently, and niyaya ko siya ulit ng 1v1, although marami na kaming beses na naglaban, guys. Eto, papakita ko siya lahat yan, may resibo, bang, 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 yan. Tapos, isang beses lang ata ako natalo doon dahil pinush ng minions, pero technically, panaro pa rin ako sa score na 4-0. Pinush lang talaga ng minions. Pero yun na nga guys, masarap din to kalaban si Raichu. Meron kaming game na umabot ang 1 hour. Grabe. So yun, iyaya ko ulit si Raichu may pag 1v1 kasi feeling ko naging batak na si Raichu, guys, kasi nagpa top 4 PH siya nung nakaraan. Top 4 ba? Ewan ko eh, pero naito ko sa post niya top PH eh. So sabi ko, aba, malapit to ha, tingnan natin, baka lumakas na to. So yun, iyaya ko siya ng 1v1 ulit kasi ako medyo nanghalawang na ulit ako. Tagal ko nang di masyado nakapaglaro dahil nung mga nakaraan puro hyper blend yung mga pinagko-content ko at mga ano-anong katarantaduhan, di na ako masyado nakikipag 1v1. So ngayon itatry ko ulit may pag 1v1, guys, at andito ako ngayon para i-commentate, i-react kung ano yung mga pumapasok sa isipan ko habang naglalaro ko noon and bakit ko ginawa yung mga ganun, at may matutunan kayo dito sa ano format ng video na gagawin natin ngayon, which is anxious ako kasi baka mamaya mairita kayo sa format ng video na to. Pero yan, try lang natin, guys, alright? So panoorin ko na yung video, ah. So dito, bago mag-start yung game, papakita mo sa inyo yung emblem ko, which is ito. Oo, yan yung emblem ko, naka-max yung physical attack ata niya, tas yung movement speed. Ayan, tapos ito yung ano ko, guys, yung emblem ko po sa assassin na ginagamit ko tuwing pang 1v1. Naka-max yung physical attack ko, hindi yung movement speed. Para guys, pag bigayan, medyo lamang ka ng konting physical attack kasi may crew 1 yan eh, di ba? Konting physical attack, yun yung nagmamatters, hindi yung movement speed. And then, critical chance, hindi ako nagpe-penetration. So ito na po, guys, yung physical emblem ko. More on physical attack siya. Hindi ako nagbo-movement speed. Kapag sa game, magbo-movement speed ako kapag 5v5. Pero guys, kapag 1v1, physical attack yung minamax ko kasi may crew 1 yan, guys, eh. Yung konting lamang mo sa physical attack will make a big difference on the game. And then, most of the time, magpi-physical penetration ako pag sa 5v5. Pero sa 1v1, guys, mag-critical chance ka. Ito yung bago ko natutunan dun sa kalaban ko. Tip na tip niya to na binigay niya sa akin and then in-adapt ko. Dahil, ano eh, parang, kasi kapag nag-critical chance ka, although mababa lang yung critical chance nito, which is 3%, pero pag na-trigger mo yan, sobrang laking difference nun. Talagang, kayang-kaya mo mabaliktad yung laro kapag nag-critical ka sa basic attack mode. And then, as usual, guys, high and die para... And guys, extra damage kapag mag-isa lang kayo. Ito yung maganda gamitin pang 1v1. Alam niyo naman yun siguro. And then, ayun lang, meron akong iba't ibang build all throughout sa game, which is mamaya explain ko sa inyo kung bakit yung mga binibuild ko. Pero panoorin na muna natin tong game na to. Tatlong beses ako nagpalit ng build sa game na to. I-explain ko sa inyo kung bakit yun yung mga ginawa akong build. Ayun na, loading screen. Ngayon ito niyo, nakakalaban ko si Raichu, ah. Bilis lang nang mag-loading ng ano namin, guys, diba? Ng 1v1 namin. Parang naka-iPhone. Tsaka lang, yabang eh, no? Pero yun na nga, guys, dito, nag-build ako ng roaming. Hindi ko lang kumisilbe yan, pero kasi wala lang, tinry ko lang. Yung roaming boots na yun yung inuna ko. Pero maganda rin siguro yung ginawa ni Raichu na inuna niya yung defense, yung armor. Maganda rin siguro yun. Oo, siguro maganda rin yun. Pero wala lang, binuild ko lang dito yung boot. And then, ang bago, after ng boots na yan, guys, ang ibibuild ko agad is yung defense. Yung defense, yung dalawang armor, mamaya may kita niya pa. So dito, tamang clear lang ako. Huwag nyo agad sugurin yung kalaban, guys, pag ganyan. Huwag nyo agad sugurin, par. Ano lang, kunin nyo muna yung minion, pre. Punta kayo sa gitna kung nakita nyo. So dito, tamang ano lang. Poking-poking lang, pre. Eh, no, tinan mo ginagawa ko dyan, oh. Tamang bigayan lang. Tapos ayan, oh. Ayan, guys, ayan, ibibuild ko. Yon, yung ibibuild ko na yon, yung kulay silver na defense na yon. Yun yung pray kong inuuna. Tapos, pwede rin, ano eh, ibuild mo yung legion na attack. Yung pang BOD, pwede rin yun eh. Pero, mas maganda yung ano yung defense, guys, promise. Na-experiment ko na ilang beses eh. Dito, tamang bigayan lang. Although, nalugoy ako, pero ayos lang. Ayan na. First time ko na lang ulit mag-1v1. Ang tagal ko na naman siya na mag-1v1. Tapos dito, oh, diba, hinaharas ako ni Raichu, guys, diba? Lagi niya ako inaano dun sa bush na yon, pre. Oh, ayaw talaga ako bawin eh. Pero ayos lang yun, pre. Kapag ganyan, pre, kapag lugi ka na sa HP mo, mag-recall ka na agad. At ayun, guys, kung nakita nyo si Raichu, nag-build agad siya ng boots. Pero ako hindi muna ako mag-build ng boots, guys. So sabi ko dito, na-nerf ako. Na-nerf ako kasi dinudurog niya ako sa early game eh.
I mean, di ba, nag-recall ako, di ba? Hindi naman, although hindi naman ganun durog, pero lugi ako sa poking lang. So, sabi dito ni Raichu, guys, sadi yan, humble pa nga. Tapos yun, naglalag pa nga ako dito at talagang nakikita niya, guys, di ba, na lugi ako sa early game sa bigay. Hindi naman, lamang siya sa HP. Lamang na naman siya sa HP, eh, kakarecall ko lang. At ayan na nga pa, Dreadnought Armor ang una kong binild, no? Tapos yung unang binild ni Raichu is yung boots, pero ako personally gusto ko yung Dreadnought, guys, promise. Try nyo yan, Dreadnought unahin nyo, promise. Ewan ko ha, pero yun yung ginagawa ko. Hindi naman sinasabi kong yun yung pinakatama, pero yun yung ginagawa ko, pre. Tingin ko, ano, maganda yun. And then, ayan, pagtapos ko i-build yung Dreadnought, hindi muna ako mag-boots, i-build ko muna yung first, ano ko, first item ko, which is yung Heptasis. Yun, Heptasis. Yung iba, guys, nag-war axe sila, maganda rin yung war axe, pero kasi early game, panalo yung, ano yung Heptasis sa war axe eh. Pero minsan may mga kalaban ako natatalo ko kahit ano, Heptasis ako tapos war axe sila early game, kapag sobrang galing talaga nila. Pero most of the time, mananalo ka kapag Heptasis gamit mo sa war axe eh, early game. Kaya hindi muna ako mag-war axe. Sa late game ako nag-war axe, guys, pero early game, Heptasis muna ako. At dito, tamang bigayan lang, pre, at dito talagang medyo na, ano talaga ako eh, no? Lugi ako dyan, pre, nung una. Kasi syempre, nangangapapa ako eh, parang, tinayto kasi, guys, nagpatak yan, dami siyang win on B1 eh ako. Ngayon na lang ulit. So, yun, ayan, oh, paro, bang, diba, lugi talaga ako dyan, pre. Pero, ano ba mangyari dito, next? Boom, diba? Lagi talaga akong, ano, diba, para akong baliw maglaro eh, lagi akong, na, ano, napopoke eh, sinasambot ko yung mga skin. Which is, yun nga pala, sa mga pinakamalaga na gawin, na matutunan. Para kang si Mayweather, pre. What? Para kang si Mayweather. Kailangan ganun yung tactic mo, yung tipong wag mong sasambutin yung skill na binibigyan ng kalaban. Kunwari nag-second shot tapos basic atakan kanya. Wag mong sambutin, lumayo ka. Eh no, wag mong sasambutin, pre. Kailangan marunong ka mag-dodge ganun. Tapos i-maintain mo lang yung distance mo. Eh, nag-second shot, lumapit siya sa akin, i-skillan niya ako ng basic attack niya. Lumayo na lang ako, 'di ba? Parang ganun. Kailangan distance ka lang talaga. Counter puncher ka lang, pre, kung gusto mo ano. Kapag malakas yung kalaban mo, guys, magano ka lang, play safe ka lang tapos hindi mo lang siya magkamali. Pero kapag alam mo kaya mo, pwede mo aggressivein eh. Pero kasi kapag aggressive ka, 50-50 eh. 50-50. Kapag mahina yung kalaban mo, pwede mo aggressivein eh. Kapag alam mo kaya mo, sige, suguri mo kaya sa loob ng tore. Pero pag malakas yung kalaban mo, pre, kapag pareho kayo ng skills, ng level ng skills, wag kang mag-aggressive, mag-play safe ka, hindi mo siya magkamali, tinan mo. Most of the time, mananalo ka. Kaya guys, kapag malakas yung kalaban mo, ano eh, low lang yung scoring eh, low lang yung difference sa scores. Kasi, tawag dito, pareho kayong play safe. Pero dito, kumuha na ako ng red buff kasi napansin ko si Raichu nagre-red buff na. Siguro ako dati ang gagawin ko dyan, ano, in-invade ko siya eh. Pero ewan ko bakit ganyan ako maglaro ngayon. You wanna invade? Dati aggressive ako eh. Ngayon, medyo chill lang muna ako. At ayun nga pala, no? Nag-build muna ako ng Legion Square bago mag-build ng Heptasis. Yung bago mag-POD, Legion Square ba tawag doon? Basta yun, pre, binild ko muna yun. Dito, tinry ko lang, sinubukan ko kung aabot siya tore, pero hindi siya maabot. Dapat nandun siya sa gitna ng bilog na yun. Abot siya doon kung doon ko siya nasipa, pero nandun siya malayo sa dulo, so hindi ko siya naano, pre. Diba? Grabe, no? Overcome. Pero tinan nyo, paro, lugi na siya doon sa health kasi nga, na-SS-an ko siya. At goods lang yun, pre, pampoke lang. Tapos, di nata siya makapag-farm dyan, magre-recall na siya, wala ata siyang choice dyan eh. Kasi kapag nag-farm siya dyan, i-invadean ko siya. Ewan ko kung nag-farm siya doon. Hindi ko magre-recall na siya doon kapag pinok po siyang ganun. May mga ganun akong nakakalaban eh, inu-ultimatean ka nila agad, tapos first palayo, tapos ang ending wala ka ng bawi. Tapos bawas ka ng dalawang bar, or worst case scenario, mga tatlong bar yung bawas sa'yo. Dito guys, diba, as you can see, 5 minutes na nakalipas, pero wala pa rin namamatay sa amin, which is a different scenario from our first game. Yung first game namin, ewan ko kung ano, alam ko, mataas yung score ko doon eh, 6 kill, ganun ganun kababa yun sa 1v1. Parang dominating. Ibang iba yung laro ni Raichu nung first game namin, tsaka nung mga bandang huling game na namin. Kasi nga, daming beses na namin naglaro, no? Daming beses na namin naglaro. Kumbaga, na-practice ko na si Raichu, guys. Pero yun nga, pre, medyo, yun, malakas na yung mga kalaban natin ngayon at ako nangangalabang na. Tapos yun, di ba, nakikita nyo, wala masyadong lumulusob sa aming dalawa, pareho kaming play safe, as you can see. Siguro kung pareho kaming tanga, mag-ano lang kami, magbibigayan-bigayan lang kami. Ay, or siguro kung no farm yung rules. Kung no farm yung rules, wala eh. Naka-ano lang kami dyan. Nagtitigan lang kami dyan sa mid lane. Ganun lang ginagawa namin. Pero, yes, farm kasi eh. So, ano nga, magtitigan lang kami, di ba? So, syempre, gagamitin mo yung time na yun para mag-farm. Sayang oras eh. Kapag mag-farm ka, unahin mo yung ano, guys, yung buff. Yung red buff or blue buff. Kapag mas malapit ka sa blue buff. At ayan, di ba, par, wala akong blue buff dito. So, nag-clear muna ata ako ng minion. Diba? Pareho kaming play safe, oh, diba? Pareho kaming play safe. At doon, nagkamali ako doon. Nasambot ko yung second basic attack niya. Yun, wag niyong gagawin yun. Yung mga pag ginagawa yun, nasambot ko yung mga attack nila eh. Pero, kung magaling ka talaga, pre, wag mo sasambutin yung attack nila. Kung mga skills nila, wag mo sasambutin. Dumistansya ka. Okay, guys. So, na-build ko na yung Heptasis dito. And then, after ko i-build yung Heptasis, next kong binild is yung Boots. And then, nakalimutan ko anong i-build ko next. Either Malefic Roar or BOD. Depende sa kung anong build niya. Kapag nag-defense siya, pag nag-defense siya, pag naglagay siya ng
anti-kiras, ano ako, magmamalefic ako. Pero pag hindi, mag-BOD lang ako. Bang, di ba? Ayan, tinry ko doon kung papasok siya, talagang kung papasok yan. Pero isang hit lang, sayang, di ba? Mas maganda kung kickback eh. Tingin ko kung kickback yun, mas matagal. Pero hindi ko siya mahuli ng kickback, hindi ko siya mahuli ng kickback doon. Halata masyado yun kung kikickbackin ko siya doon. Although na lang kung haasimin niya. Pero kung nakikita niya, di ba, play safe lang siya. So, wala lang. Tinry ko lang. Tinry ko lang siya, ano yun, pre? Tinry ko lang siya sundutin. Pero kulang, one bar pa natira sa kanya. At dito, tama yung build niya doon na nag-malefic roar siya kasi may anti-kiras ako. Yun yung counter sa akin. At nag-invade ako kasi alam kong duel siya doon eh. At ayan na nga, nagkabakbaka na, kinikpak niya ako dito at tignan niyo kung ano mangyayari kung paano ginawa ko. Sumipa ako. Akala niya siguro din ako babalik kasi nakapel ng delay. Pero bumalik ako doon at napatay natin siya. Nakachamba lang ako doon, guys. Oo nga, hindi ko alam kung paano ko pa ako nabuhay doon eh. Hindi ko alam kung paano ako nabuhay doon. Kung tutusin, pwede na ako mapatay eh. Pero siguro dahil ano, lugi pa rin siya sa HP. Natira ako, 2 hits sa ako ng tore. 2 hits ba? 1 hit lang. Parang 2 hits yun eh. Kickback yun, matagal yun eh. Pero marami pa rin buhay na natira sa akin. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil doon sa ano ko talaga, guys. Sinasabi ko sa inyo eh. Mag-antikiras kayo. Hindi yung mismong build ah. Yung ano lang, yung sub-component lang nung antikiras. Kaya mahalaga talaga yun eh. Para makunat ka talaga early game. Tinang niya, guys. Try nyo. Diba, hindi niya ako agad napatay. Kung wala akong ano doon, yung antikiras, patay na ako doon, pre. Kaya napakalaga talaga noon. Yung antikiras na yun. Yung putulay silver, yan o. Mura lang din yan eh. Nag-chat ako doon eh. Sabi ko, chamba lang. Which is, oh nga, chamba lang siguro. Chamba lang. Hindi kasi siya nag-antik eh. Which is ngayon niya siguro na-realize. Ayun o, nag-build na si Raichu ng antik. Pampakunat. At dahil nag-build na siya ng antik, syempre, mag-build na ako ng malipik. Antik, malipik. What? Ayun, nag-build na ako ng malipik. Nag-build siya ng antik. At 10 minutes na dito nakakalipas. At 1 kill pa lang. Which is, hindi yan guys, boring ah. Yung ganyan laban ah. Talagang ganyan talaga pag parehong malakas yung ano yung dalawang naglalaban. Kapag same lang kayo ng skill level, kapag magkalapit lang, hindi ganun kalayo. Talagang mahirap siya ulihin, mahirap patayin kapag marunong din yung kalaban mo. Pero pag magaling, madali lang yung kalaban ko, hindi syempre dulog na yun, di ba? Pero marunong din naman kasi si Raichu, top page show. At dito, kung nakita nyo guys, basag na po yung third tower ko sa top at sa bot lane, kaya magki-clear na ako ng minion dyan mga tol, which is an advantage na rin para sa akin. Kasi tinan nyo guys, oh, yung top niya and bot niya, hindi pa nabasag yung third tower niya. So, hindi pa siya pwede mag-clear ng minion. Ako, pwede na. So, mas mataas yung magiging gold ko. Oh, gets nyo? Mas magiging mataas yung gold ko kasi may makiklear ako minions. Kumpara sa kanya na wala siyang makiklear na minions sa top or sa bottom lane niya. Pero hindi ko masyado ikiklear yung top or bottom niya para hindi mabasag agad yung third tower niya. Para ano, hindi ko muna pinush yung top tsaka bot eh. Ayun, hindi ko muna pinush. Hintayin ko muna lumalim yung minion, mas malalim pa bago ko i-clear. Kasi pag kinlear ko agad yan, mababasag yung third tower niya. Pag nabasag yung third tower niya, pwede na siya mag-clear ng minion. Lalamang na, papantay na kami ng gold. Kaya hindi ko muna masyado kiniklear yung minion dyan. No? Pero maya-maya mababasag na rin yan yung third tower niya. Kasi ang dami ng minions ko. Ewan ko dito, bakit hindi ako masyado nag-i-invade. Although lamang ako sa, ano, sa gold. Lamang ako sa gold eh. 2K ata lamang ko dito. Hindi ako masyado nag-i-invade sa kanya. Ewan ko. Pero dati, mag-i-invade ako dyan. Puro natatanga lang ako. Inconsistent kasi ako eh. Minsan seryoso ko, minsan hindi. Yung ganyan, parang hindi pa ganun ka seryoso yan. At ayan na nga guys, andito siya sa blue buff at hayang hindi siya naskillan doon. Ayan, tignan natin kung paano natin mare-retry yung blue buff sa kanya. Sinipa ako siya, par. Tapos babalikan ko siguro yung blue buff. Ayun, tama yun, par. O, diba? Napaka-risky na kasi nun eh kung susugurin niya pa ako eh. Pero kaya naman siguro kung magaling siya mang micro. Pero ang ginawa ko doon, sinipa ko na siya paalis. Tapos kukunin ko yung blue buff niya. Ganun lang, objectives lang. At ayun na nga guys, doon, nabasag na yung third tower niya sa top at mababasag na rin yung third tower niya sa bot. Pero at least pinatagal ko ng konti. Hindi ko agad kinlear kanina. Tapos dito tamang pressure lang. Eh no, pressure lang yan paro para mabasag yung tower niya eh. Kasi huwag ka magpo-focus sa kills guys kapag 1v1 yung laban. Focus ka sa push, no? Eh no, wait lang. Anong mangyayari dito? Susugurin ko ba to? Lang, parang nagigreedy ako dyan. Parang gusto ko siya pasukin ng ano yun, ng flicker first eh. Pero hindi naman kasi tanga yung kalaban natin. Magsisecond yun eh. Dadudge niya yun eh. At yung sinasabi ko kanina guys. At ayun na nga, wait lang. Mapapatay ko ba siya dito? Hindi ko na natatandaan eh. Nahabulin ko ba siya dito? Lamang ako sa HP. Sige, sayang, mali dinaanan ko. Dapat sa ano? Dapat dun ako. Dapat dito ako dumaano. Dito, dyan ako dumaano. Pero dito, yung mid lane niya, tinitira na naman ng minion. Grabe. Minion talaga ang labanan sa 1v1 guys. Hindi sa kills. Nasa utak talaga yun. Kaya yung nag-champion sa Euphoria Tournament si Otis. Nanalo siya dahil magaling siya mag-pressure ng lane. Magaling siya mag- di mag-push ng Tori ah, kundi mag-push ng minion. Yun yung labanan eh, sa 1v1 eh. Hindi naman yung kills eh. Bang. At yun, mapapaback na lang talaga siya pre. Kasi naunahan ko siya sumipa eh. Pero kasi kung kinontest niya yun, kung sumugod pa siya sa akin, hindi siya tumakbo. 50-50 pa yun eh. Pero ang risky na nun. Siguro kaya pa niya. Meron akong nakakalaban na kahit sinipa ko siya una, panalo pa rin siya eh. Lakas eh. Dito, lamang ako dito guys sa ano, sa pressure na lane. Tinan nyo, angat yung minions ko. Hindi niya kontrolado yung mapa. Tsaka hindi ko talaga inaasing pre. Hindi ko siya pinapasok sa loob ng tore. Kasi natuto na ako eh. Ayoko nang asimin pre, yung pasukin sa loob ng tore. Doon ako talaga palagi. On my experience, palagi namamatay. And kapag lamang ka, yun yung wag mong ano talaga gagawin, yung iiwasan mo yung macho. Kasi ganoon yung hinihintay niya dito eh, 'di ba? Lamang ka. Yung kalaban mo, hinihintay niya na asimin mo. Hinihintay niya na asimin mo eh. 'Di wag mong asimin. Ganun lang 'yun
eh. Kaya siya nagta-tower hug kasi hinihintay niya na asimin mo. So wag mo asimin. Wag mong pasukin sa loob ng tore. Lalo na pag malakas yung kalaban mo, madadetch niya yun, yung second niya. Hindi ko ma-flicker first yun eh. Dito, basag ata yung bot ko kasi hindi ko napansin. Or may matitira pa atang HP. Which is dapat may ibang ginawa sa bot. Oo, mali na tayong pag-pressure ko yun sa bot. Naalala ko guys, yun eh. Yung first game namin ni Mingmong, lamang din ako early game nun eh. Tapos nung lamang na ako sa kills. Nagta-tower hug na rin siya, nag-play safe siya. Which is understandable naman kasi ganun din gagawin ko pag talo ko eh. Tapos yun, sinusugod ko sa loob ng tore. Di namatay ako, na-choke ko, talo pa ako. Kapag nasa loob ako ng tore, tangin na sinusugod ko. Di na ako namamatay, kaya yun, di ko na sinusugod sa loob ng tore. Napaka-risky kasi, alam niya naman, chopre, kayang-kaya talaga kumikbak anytime, di ba? So, yun, naghintay lang ako ng opportunity. Patience lang, guys. Patient lang kapag 1v1. Huwag mong mamadaliin, huwag mong masyadong i-greedy. I-calculate mo. Hintayin mo yung tamang, ano, yung tamang panahon kung kailan ka mag-engage. Hindi yung risky. Mahirap kasi, mahirap yung risky. 50-50. So, dito, wow, tama, clear kill ka lang talaga, guys. Patience talaga, pre. Patience lang talaga. Pag 1v1, promise. Patience lang. Huwag mong mamadaliin. Take your time, pre. Minsan, yung 1v1, pre, mas matagal pa talaga yan sa 5v5 talaga. Mas matagal pa talaga. Laban nga namin ni Raichu dati, umabot na 1R eh. Tapos, score namin pareho, 1-1. Odds. Dito, naglalag ako. Naglalag ako. Pali, ang ano ko dyan palagi, ano eh. First build ko, Heptasis, tapos Boots, and then Malipig, and then BOD, or pwede BOD, tapos Malipig. Depende sa dalawa. Tapos, yung Endless Battle, and then Antique Kiras. Bubuoyin mo na yung Antique Kiras mo, pre. Gets nyo ba? So, sasundan nyo na lang yun, guys, ha? Yung pagkakasunod ng build, ha? Early game kasi masakit yung Heptasis, eh. Tapos, kapag late game na, guys, mag-ano, palitan nyo na yung Heptasis nyo ng War Axe. Tapos, benta mo na yung ano mo, yung Boots mo. Tapos, palitan mo ng Dominance Ice. Yun, alam nyo naman na yun, diba? Hindi ko alam kung alam nyo yun. Siguro yung iba alam na nila yun, yung mga marunong, yung mga maraming alam. Pero guys, yun yung build doon, pre. Try nyo. Ayan na nga, blue buff. Magbo-blue buff ba si Raichu? Ayun, sayang. Yung nag-flicker first. Kung nag-flicker first ako, patay yun. Hindi ko napindot yung flicker ko. Ayan, napindot ko yung flicker ko kaso na-dodge niya, pre. At ewan ko bakit ang konti ng damage ko, gago. Ba't ang konti ng damage ko doon? Eh no, nakapag-build na siya. Nabenta niya na yung boots niya, na-build niya yung ano niya. Yung ang tawag doon, purple eye. Tapos hindi ko pala na-build yung boots ko. Ay hindi ko pala nabenta yung boots ko, eh no. Hindi ko nabenta yung boots ko. Siya nabenta niya yung boots niya. Ako, nakalimutan ko ibenta. Last na silip ko kasi naka-boots pa siya, eh. Tapos tinanggal na pala niya. Kaya pala ako nalugi doon sa laban na 'yon. So yun guys, 'di ba? Nagkamali ako doon, namatay ako. Pero ayos lang 'yan. Makakabawi pa naman tayo. Hindi pa naman huli ang lahat kasi lamang pa yung mga minions ko. Hindi pa siya agad makakapag-push. At dito ayo talaga, oh. Late ko na benta yung boots ko. 'Di ba guys, wala siyang na-push na tore doon kahit napatay niya ako eh. 18 minutes na rin 'yun, ang tagal ng ano dito, pero sumugod siya guys. Tapos 'yon, bang, namatay siya dito, pre. 'Di ba? 'Yun talaga hirap eh kapag ikaw yung unang sasugod. Kapag gagawa ka ng risky play kasi ano talaga guys, 50-50 talaga. 50-50 talaga. Nakita niyo 'yun, 'di ba? Sinugod ko siya kanina, ako unang sumugod. Ako 'yung namatay, 'di ba? Ngayon siya naman yung unang sumugod, siya 'yung namatay, 'di ba? Kaya most of the time talaga kapag ikaw yung sumugod, talo ka. Lalo na, oh, most of the time talaga, kaya depende na lang kung calculated mo yung gagawin mo. Kung memories mo yung damage mo, kung kaya talaga. Dati minememories ko yung damage ko eh. Yung tipong ine-experiment ko kapag ganto ba yung build niya, tas ganto build ko, patay na ba siya kapag ginawa ko yung gantong combo. Mga ganon. Tapos dito, kaya ko na to i-end kung tutusin. Pero kasi naboboringan ako kung score lang 2-1 eh. So hindi ko muna i-end. Tangin na pa, kasi kung yung score 2-1. Gusto ko isa pa. As much as possible, gusto ko mataas yung score eh. Para may thrill. At ayun na nga guys, binenta ko na yung boots ko. Which is yung pagkakamali ko kanina. At ang pinagkaiba lang ng build namin is siya gamit niya yung item na yung purple hook. Tapos ako yung build ko, Dominance Eye. So, mas makunat ako. At ewan ko kung bakit ko papalitan ng Blade Armor dito. Siguro dahil naka-purple hook siya para mas makunat. Ayun, nag-Blade Armor ako, nag-print ako ng Blade Armor kasi mas mataas yung ano niyan, yung defense niya kumpara dun sa Dominance Eye. Yung kaganda kasi sa Dominance Eye, babagal yung attack speed ng ano mo, ng kalaban mo. Pero dito, nagpalit na rin si Raichu. Pinenta niya na yung purple hook niya. Tapos, nag-build siya ng Dominance Eye na nga. Na yun yung build ko kanina, which is yun naman talaga yung madalas na build. Pero yun, bebenta ko ata yung ano ko dito eh, yung Blade Armor ko. Alam ko, lugi Blade Armor dito eh. Tingnan natin guys ha, kung paano ko to mako-close out yung game. No? 20 minutes na rin eh. Nakalimutan ko kung nag-hep, nag-ano pa ba ako dito, nag-war axe pa ba ako or hindi mo. Titingnan ko mamaya. Ayan, binenta ko nga. Tama, nag-war axe lang ako. So dito, binenta ko na guys yung Heptasis ko, tapos nag-war axe na ako. Kasi guys, walang kwenta yung Heptasis mo kapag makunat yung kalaban mo eh. Kapag marami siyang defense item, which is meron na nga si Raichu, diba? Dalawa defense item niya. Dominance, tsaka yung Antique Kiras. Parang walang kwenta yung Heptasis mo nun, kaya mag-war axe na lang ako. Kumbaga ano, pampakunat na lang. Patagalan kami mamatay, ganun, sustain. Meron kasing HP war up, and then masakit din yung damage niya.
Yes. May life steal ba? May life steal ba yung Warrock? And then, tsaka cooldown reduction. Ewan ko kung may life steal. At ayan na nga guys, yun yung difference ng build namin. Tingin ko papalitan din ni Raichu yung heptasis niya dito. Oo. Kasi yun, nung mga last time na naglalaban kami dati, lagi siya nag-heptasis, hindi siya nag-Warrock eh. Sa niya mag-Warrock siya kapag late game na. So, tingin ko papalitan din yung heptasis niya dyan ng Warrock. At dito, alam ko nagre-red siya eh. So, check upin ko siya sa red niya. Ay, nako. Ang goal ko lang talaga dyan is magpastak ng basic attack doon sa red. Oo, nagpastak lang. Pero pwede ko na siya. Ang risky kasi kung susugurin ko pa siya ulit eh. Kaya nag-hesitate ako na mag-flicker first eh. Kanina. Kasi hindi ko na kasi masyado memories yung damage ngayon. Ayan na. So, ayan na. Yung stacks ng War Axe guys hanggang 8. Kaya nagpapa-stack lang ako eh. No? Tapos ngayong 8 na. Naku, anong mangyayari par? Naku, nasipa na naman niya ako. Di pa ako nakasipa kanina. So, lugi na ako dyan par. Out na ako dyan. Bang, sinipa ako pareho. Wala na. Wala nang bawi. Tatakbo na ako. Bebenta ko yung Endless Battle Girls. Papalitan ko ng boot. Ganun lang kabilis. Dati hindi ko yung ginagawa eh. Natutuwa ko ng ganyan sa kalaban ko dati. Kasi every time na malapit ko siya mapatay, tatakbo siya. Ibebenta niya yung isang item. Tapos papalit niya ng boots. Nakakairata. Tapos yun. Doon din ako natuto. Nagayahin yun. Yung bebenta ko yung isang item. Tapos papalit ako ng boots. Para hindi ka na mahabol. Wala eh, lugi na kasi ako doon eh. Dalang best niya ako na ultimatean eh. Wala akong bawi. So risky na. At ayan na nga guys, pinalitan niya na yung heptasis niya na War Axe. So same build na kami par. At talagang sabi niya dito, nahihirapan na siya kasi ang dami ng minion, di ba? Lugi ka talaga dyan. Di mo na maangat yung lane mo kapag 23 minutes na tapos wala kang Tori. Kasi yung creeps, di ba? Super creeps na. Mahirap yan. Mahirap manalo kapag ganyan yung odds. Pag wala kang Tori tapos ang laki ng minion. Kasi laging baba yung lane mo. Pero dito, ewan ko paano siya natalo dito. Ewan ko kung paano siya napatay. So yun lang guys, di ba? Patience lang talaga pre, huwag mong mamadaliin, di ba? 23 minutes na yung laban, no? Talagang hindi ko minamadali. Patience lang talaga, boy. Pero guys, kapag ano, suggest ko sa inyo kung gusto niyo maging magaling sa 1v1 Joe, sige, ano mo lang, aggressivein mo lang ng aggressivein palagi. Gawa ka lang palagi ng palagi. Gawa ka lang ng gawa ng ano, ng mistakes palagi. Like, experiment ka lang ng experiment. Tapos, kapag nagkamali ka, yun, huwag mo na yun gawin. Gusto niyo ba? Kung paano ba explain? Basta ano, huwag ka matakot magkamali. Gawa ka lang ng gawa ng mali. Hanggang sa matuto ka. Kasi doon ka matututo eh, sa mga pagkakamali mo eh. Kaya minsan kapag nagpa-practice ako, kapag may mga ka-sparring ako, ina-aggressive ko lang ng ina-aggressive. Pero kapag seryosong laban, na-play safe na ako. Para kasi kapag ina-aggressive ko, alam ko na kung gagana ba yung ginawa ko dati or hindi. Pero most of the time yun, namamatay din ako. Pero doon ako natututo. So dito, 24 minutes na par at medyo naiirita na rin ako. Ay, naiirita. Naiinip. Mali yung term. Naiinip na rin ako, no? Tagal yan. Tagal manood eh. Ano ba? Paano ba mananalo yan? 25 minutes na. Push ka lang ng push. Wala nangyayaring labanan. At ayun na nga buong nag-flicker na ako dito at na-dodge niya yun. Pero na-dodge niya yung ultimate ko. At wala na ata siyang sipa, no? Kasi na-dodge ko. Which is sinwerte ako doon sa tira na yun. Yun. 50-50 lang talaga. Pre, kung hindi ko na-dodge yung ultimate niya, ako yung patay doon. Promise. At chamba lang ako. Sinwerte lang ako. Kasi guys, ang mindset ko kasi doon kung bakit ako nag-flicker first sa kanya papalapit. Kasi meron na akong 8 stack. Kapag may 8 stacks ka na doon sa tawag dito, sa War Axe mo, kasi sakit na rin siya ng heptasis. Oo, kasi sakit na rin siya ng heptasis. Eh, nagpa-8 stacks ako dun sa blue buff niya. Eh, malapit siya dun sa minion. Sinugod ko na siya ng flicker first. Flicker ako, tapos first kill, yung pangatlong first, yung knock up, and then binisik atakan ko. Nag-ultimate ako, pero na-dodge niya. Pero nung na-dodge niya, nag-ultimate siya. Nakapag-ultimate siya. Pero na-dodge ko kasi nag-SS second ako eh. At ayun na nga guys. Ayoko pa sana tapusin kasi nga lang ang laki ng mga minions ko. Ang laki ng minions ko eh. Gusto ko pa sanang ano eh, patagalin pa yung laban eh. Pero wala, hanggang doon na lang, no? At yon, nice game. Sana man natin natutunan. Pero yon, last tip na rin. Maganda rin guys yung ano eh, bago ka mag-ultimate, mag-second ka muna para may extra damage. Yun yung ginawa ko rin eh. Tsaka yon, nakachamba ako nung ginawa ko yung SS tapos second, dadodge ko pa yung ultimate niya, which is chamba lang siguro. No, or reflex, ewan ko. Pero yun na nga guys, sana marami kayo natutunan. Ewan ko, hindi ako ganun ka galing mag-explain kung hindi siya magaling na ipag-usap sa camera eh, kasi wala akong kausap eh. Iba kasi kapag totoong tao kausap mo eh. Pero yun nga guys, sana marami kayo natutunan. And yun, maraming salamat.